Inabutan ng KSP na naglalagari ng kahoy si Emeline Solieta habang nagpupukpok naman ang kanyang kapatid na si Naomi Lynn. Ang nanay nilang si Melo Jean nakatulong din sa pagkukumpuni naman ng kanilang tent. Wala kami yung lalaki. Bakit? Anong nangyari? Namatay yun yung papa namin sa Baging Ilanda. Isa lamang ang pamilya Solieta sa mahigit na 100 pamilyang nakatira ngayon sa Tent City sa Barangay Salog sa Giwan, Eastern Samar. Mainit sa loob kasi tanghali na, hindi kami makatulog. Hirapan po kami na, sir. Bakit po? Sobrang init. Walang... Siguro pag magtagal pa kami dito, kakasakit na kami. Bukod sa sobrang init sa mga tent, hinaing ng mga residente ang kawalan ng tulong mula sa gobyerno. Puro NGO? Yes. Ang gobyerno? Wala. Wala pa po. Relief, may natatanggap pa? Meron naman. Wala pa sa wala pa. Kahit sa kahit sa NGO? Meron. Meron po. Pero matagal na. Naririnig namin na reklamo kasi yung sinabi ng DSWD namin dito na yung bibigyan lang nila is yung hindi pa nakatanggap ng ano ng mga cash grant ng nagbigay sa ibang NGO. Karamihan sa mga pamilyang nakatira sa Tent City ay nanggaling sa Barangay 6 at Barangay Hollywood na matinding napinsala ng bagyong Yolanda. Pero marami pa ring residente ang nananatili sa kanilang mga bahay sa tabing dagat. Nag-ano sila, napaalisin kami, pero saan naman kami pupunta? Wala naman kami pupunta na ibang lugar. Kung gusto nila ilipat kami, di lipat. Kawalan ng kabuhayan ang pangunahing problema ng mga residente. Ano, malaking utang, tapos hindi masyadong nag-anong isda eh. Hindi rin malinaw kung saan at kailan sila planong i-relocate ng pamahalaan. Sabi nila noon una, pinaalis kami dito kasi nga may paglalagyan daw kami. Eh hanggang ngayon wala pa naman eh. Meron namang mga bank house na itinayo ang mga international NGO katuwang ang DSWD sa Barangay Salog, Barangay Kampoyong, Barangay San Roque, Barangay Sampao at Poblasyon. Pero marami pa ang hindi na i-relocate mula sa tabing dagat. Pinoproblema din nila ang walang kuryente. Ayon kay Mayor Shin Gonzalez, may lupa nang nabili ang munisipyo na planong tayuan ng pabahay para sa may 1,600 pamilyang nawala ng tirahan at naghihintay na lamang ng aksyon mula sa NHA. So ang NHA wala pang binabanggit kung kailan? Wala pang binabanggit kung kailan, pero sabi nila na malapit na daw. Panawagan naman ng mga residente, madaliin ng gobyerno ang pagtulong sa kanila. Ang kailangan namin dito, pagkain. Pangalawa, shelter. Itong mga, lahat ng mga bata, kailangan namin talaga yan. Kaya nga, kailangan po sana namin makarating ito, maging kahit Presidente Aquino. Ano ba itong nangyayari sa amin dito? Para kaming pinabayaan na lang tsukat dito sa Santabi.